mga kapards, no? So welcome to my live. Sa live ngayon, guys, is siyempre, at first, kakain muna tayo ng almusal. Ganun pa rin, guys. Ang aking almusal ay anim na pandesal at saka isang tasang kape. Yun, di ba? Yun, guys. So, nag-live naman ako ngayon, guys, with so bago kong biling t-shirt. So weird. Shout out Chopper Sniper, no? My idol. So, itong live na to, guys, ang title niya is morning live morning lives and learnings, tips and learnings live. Sorry, guys, pasensya na, guys. Kalimutan ko yung title, sulat ko. Tips and learnings lives. So meron kayong matutunan ngayong umaga na to, guys. So hindi masasayang ang iyong papanood ng aking channel. So meron talagang akong kaalaman na i-share sa inyo, kasi itong mga to is hindi ko naman maiba vlog, no? Kasi iba-iba talaga yung ano, iba yung parts na to, no? So chat lang kayo or comment below, no? So alam ko mayroon at mayroon talaga kayong matutunan. Good morning, shout out sa 1 million views. Okay. Alright, guys. So kain muna tayo ng almusal. So ito lang talaga yung almusal ko, guys, no, sa araw na ito. Yun. Isang almusal. Pagkatapos kong kumain ng almusal, guys, saka ko i-share sa inyo ang kunting kaalaman, no? So, saglit lang, guys, ha. Kuha ko ng charger. Pulubat na pala itong cellphone ko. Mga charger sa Apple. Oh my God. So change position tayo, guys, no? Change position tayo. Kasi hindi maabot yung cellphone ko sa charger niya. So harap muna tayo sa mga engine oil banda at saka brake fluids. Ganun. Okay lang. Yun, okay naman. Ika, guys, nakalimutan ko kasi batlo na pala to, eh. Alright. Good morning again, mga ka-lives. Mga ka-viewers, no? Mga ka-pards, good morning. So, once again, ang iyong lingkod, Spare Parts TV, ay magbibigay ng tips at kalaman, no, sa araw na ito, sa live na ito. Ganun. So, and welcome to me, Seward T-shirt, no? So, matagal ko nang inaasam-asam. At sa wakas, dumating na rin yung order ko, guys. Shout out kay Idol Chopper Sniper. Shout out kay Chai Minukum, na siya yung dahilan na nakabili ako ng t-shirt ni Idol Chopper, no? So kain muna tayo, guys, kain muna tayo. Okay lang ba to? Yun. So kapag may katanungan kayo, guys, comment lang kayo sa ibaba. Okay? So katanungan kayo, guys, comment lang kayo sa ibaba. Okay? Kain muna tayo, guys. Kain muna tayo. So, ang mga props ko pala. Shout out sa 1 million views. 1 million view. Ang mga props ko pala. Shout out sa 1 million views.
1 million views. Sorry guys, naka-volume pala yung sa ano ko, sa speaker ko. Kaya pala marinig yung boses ko. Ayun, sa so ihanda ko lang yung aking props sa mga gusto kong i-share sa inyo ngayon guys, no? So saglit lang guys, excuse mo na. Alright guys, welcome back. I come back. Yon, may kinuha ko mga props guys, yung isi-share ko ngayon sa inyo, no? Yung mga sample guys, mas maganda talaga may sample, no? Diba? Para mayroon kayong makikita at so kain muna tayo, kain. Sarap. Tapusin ko muna yung anim na pandesal guys bago ko i-share sa inyo yung mga gusto kong i-share sa inyo. Shout out pala sa aking utol, ang kanyang YouTube channel guys is Kalaw Bisdak ng Maynila. Paki-subscribe na lang guys. No? Sarap. Iba yung background natin ngayon guys kasi nasa ano na naman tayo kasi yung cellphone ko is lowbat na pala, no? So kaya charge ko muna. So galing kasi kami doon sa taas guys, naglalakad-lakad naman kami. Ah, yan yung araw-araw na ginagawa namin ni Mrs. guys dahil gusto rin namin magpapayat, no? Kasi mahirap na kag sobrang taba, maraming mga sakit, no? Mas maganda yung healthy ang katawan, di ba? So kailangan natin yon para ma-imbust or ma-boost yung immune system natin. Sorry guys sa imbo, ano yun? Sinsya na guys ha. Para ma-boost ang ating immune system, no? Lumakas ang ating immune system guys. Ang immune system guys, yan yung doktor ng ating katawan. Okay. So, kailangan malakas siya para kaya niyang labanan yung mga virus o mga sakit na papasok sa yung katawan, no? So, yan yung ano, immune system. Yan ang inner doctor ng ating katawan. Okay. So, kailangan palakasin natin, guys. Lalo na ngayon is mayroong mga virus na kumakalat para may panglaban na siya agad, no? Para hindi tayo tablan. So, protektahan tayo ng ating immune system. At sa tulong ng ating Panginoon, yon, nakasil tayo sa kanyang kapangyarihan. Okay. Rap. Isang tubo lang yung pandesal, guys.
Walang palaman, hindi ko mayroon pala doon, hindi ko nilagyan. Okay naman, masarap pa din. Lalo na pag may kape. Salamat pala Idol Manuelito sa iyong comment kagabi, no? Sa in-upload kong unboxing ng Seward na to, yun, no? Wala, actually guys, wala pa talaga akong ligo, no? Hindi pa ako naliligo kasi nagpapahinga muna, no, after mag live, so tsaka ako maligo, no, saka mag bukas ng tindahan kasi tapos na ako mag almusal. Okay, alright, so taglit lang guys, kukuha ako ng tubig. Alright, I'm back. Guys, so tapos na ako mag-almusal. So, mag-start na ako sa aking tips and learnings. Okay, yeah, so which is yan yung title natin, guys. Okay, yun. So, start na tayo, guys. So, ang isishare ko ngayon sa inyo, guys, ay tungkol sa auto bulb, no? So, sa auto bulb guys, napakaraming klase ng bulb. So, ang isi-share ko sa inyo, yung mga common bulbs lang, no? Okay? So, ibig sabihin, ito yung karamihang ginagamit sa mga makalumang sasakyan. Kasi yung mga iba't ibang uri ng bulb na lumalabas is para lang yun sa mga latest model na bulb. So, meron din tayo nun. So, marami kasi. So, ang gusto ko lang i-share sa inyo ngayon is yung ordinary bulb na karamihan ginagamit talaga. Which is yung mga lumang sasakyan dati. So, makalumang panahon. Which is marami pa rin ang gumagamit nito nga auto bulb, guys. Kasi marami pa rin mga lumang sasakyan na tumatakbo dito sa Pilipinas. Okay. So, hindi naman mawala yung mga auto bulbs na to, no? Kaya, mabibinta pa rin. So, first is yung i-share ko sa inyo yung auto bulb. Ito guys is yun. Hindi ko na rin, parang mahirapan kayo. Sasabihin ko na lang. Okay. So, itong auto bulb na to ay mabilis talaga mabinta, no? So, ganitong bulb, ito para ito ay ang kanyang size is, ang kanyang part number guys is 1034 12 volts. Yung hawak ko ngayon, no. So ito, kung nakikita mo yung mayroon siyang dalawang contact. So ibig sabihin double contact siya kasi mayroon siyang dalawang contact, no. So 12 volts siya. So kung makikita mo diyan, oh, dalawang may parang wire sa gitna, oh. May maiksi at mahaba. So ibig sabihin ito ay ginagamit sa T-light bulb guys, yung sa brake light, no, yung kulay pula. Kung nakikita mo sa mga lumang sasakyan guys, ha, kasi ngayon mayroon na rin mga bagong bulb na lumalabas sa mga lumang sasakyan, ito yung karamihang ginagamit, no. So gaya ng multicab, yung mga FX dati, yung mga L3, no. So ganito yung mga auto bulb. So yun, yung mga adventure na luma, no? Basta yung makalumang panahon, no? Modelo guys, so. Pero marami pa rin gumagamit ngayon guys, kasi until now, so marami pang tumatakbo ng mga medyo matagal-tagal na rin ng mga sasakyan na yun, no? Pero matibay pa rin.
So 1034 12 volts, so double contact, so ito yun. Take note guys, nakalagay ito doon sa tail light ng iyong sasakyan. Double contact, so yun, so may kulay pula, diba? So yun. So ito guys, mayroon siyang 12 volts at saka 24 volts. So same lang ang part number 1034, but mayroon siyang, take note guys, 12 volts at 24 volts. Paano masabi na bakit 24 volts, no? Bigyan ko kayo ng tips guys. Kaya siya 24 volts guys, kasi yung baterya na, battery ng kanyang sasakyan is dalawa. So ito yung gusto kong share sa inyo guys, at least mayroon kayong kaalaman. Kapag 24 volts, yung baterya na yung sasakyan is dalawang piraso, no? Wala namang 24 volts na isang battery lang. Kaya siya tinatawag na 24 volts dahil isang 12, so parang basta na, anong tawag doon, series yata yun, di ko alam kung paano ba yung tawag doon. Kapag 24 volts guys, is take note, dalawa yung baterya niya, no? Kapag dalawa yung baterya ng yung sasakyan, huwag kayong bumili ng 12 volts kasi sigurado ako puputok agad to, no? Kasi parang 12 volts lang ang design ng bulb na to. Yung kapag, kasi 12 volts to guys, so ibig sabihin hindi siya pwedeng ikabit doon sa 24 volts kasi mapupundi siya, no? Mapupundi, di ba? Hindi na siya gagana. Whereas kung 24 volts guys, pwede mo siyang ikabit doon sa 12 volts. Alam mo kung bakit? Yung 24 volts guys ay hindi kayang pundirin ng 12 volts. Yun ang kagandahan. But take note, ang 24 volts pwede mo siya ikabit sa 12 volts, pero mahina yung ilaw niya, di ba? Umiilaw siya pero napakahina. So yun, kaya hindi kayang paputukin ng 12 volts ang 24 volts. Pero pag itong 12 volts ang ilalagay mo sa 24 volts, sigurado ako guys, hindi tatagal. 1 minute siguro, baka pundi na to, no? So hindi ko naman na-testing to kasi wala naman akong 24 volts dito sa tindahan. Basta ang alam ko is ang 12 volts ay hindi mo pwedeng ilagay doon sa 24 volts kasi puputok siya, no? Ibig sabihin napupunder siya, so hindi na siya gagana. So ito guys, no, again 1034 12 volts double contact. Paano malaman double contact? Dalawa yung legs niya dito, no? Yun, yan, dyan tatama yung circuit terminals, no? Kaya ilaw yung auto bulb. So ang purpose nito guys, double contact, kaya nilalagay sa tea light kasi kapag gabi, di ba, halimbawa gabi nagpa-park light ka, yung isa dyan is naka-park light, so meaning nakailaw na, nakailaw na. So yung mataas na ano, boltahe, yung mataas na, yung pangalawang ilaw is pagtapak mo ng preno, yun ang malakas ng ilaw niya, kaya mapapansin agad ng mga nakasunod sa iyo. Okay, so kaya nilalagay ito sa tea light bulb ng iyong sasakyan, which is yung makalumang modelo, no? So ang next guys is meron siyang single contact. So ano ba ang kaibahan nila? Simple guys, yung terminal niya is isa lang kasi single eh. Single contact, alam ko eh, alam naman natin yun. Pag single, isa lang, diba? Pag single, binata yan. Pag single ngayon dahil wala yung asawa, ay single lang tingnan yan. No, kagaya ni Maninay White, idol natin, no? So single lang sa tingnan sa ngayon kasi si Manay andun sa malayong lugar. Okay, so ang next na i-share ko sa inyo guys, yung auto bulb na single contact, which is ang kanyang part number is 1141 12 volts. Yun. Yan, kung makikita mo, o i-zoom ko, ay ilapit ko sa camera. Yan, isang piraso lang yung ano, parang wire niya sa loob ng bulb, no? So, mayroon siyang isang terminal na nasa gitna. Okay, so take note guys, ang tinga ng bulb na to is kapag single contact, no? Saan naman to ginagamit? Okay, so ginagamit ito guys sa mga clearance lamp, as yung kagaya yung ano, yung mga import na import na side lamp dati, yung mga parang tutoy, yung parang yot-yot pa,
Ganun. Ito yung tarima yung ginagamit. So, single contact lang, no? So, ginagamit din to sa mga signal light, no? Or backlight, backup light. Yun, kapag sa reverse, sa multicab, ginagamit to sa signal light. At sa mga merong, sa multicab kasi, iba yung backlight niya, iba yung backup light niya. Hindi ito. Yung mga sasakyan na dati, gagaya ng L3. So, ito yun sa, pwedeng gamitin to sa signal light at mayroon ding pang backup light, no? So, single contact lang yung ginagamit nun. Yan. Again, guys, mayroon din siyang 24 volts, no? Mayroon din siyang 24 volts. Siyempre, single pa rin. Ganun pa rin ang part number. Kaso lang is 24 volts. So, hindi mo siyang pwedeng ikabit sa ang 12 volts sa 24. So, putok siya, no? So, yun. Ganun pa rin sa explanation ko sa double contact. Okay, so pwede namang ikabit ang 24 volts na single contact doon sa 12 volts. Kaso nga lang, mahina yung ilaw niya. Okay, so yun na yun. At meron din yung ano guys, papakita ko sa inyo. Ito yung malaki or large na bulb, diba? So mayroon din yung tinatawag na medium size, medium. Ito, pero same pa rin yung itsura guys. Yan, ito. Yun, kung nakikita mo, anyo, kung makikita nyo, po ninyo. Kung makikita po ninyo, so ilalabas ko na lang yung malaki. Kung makikita po ninyo guys, di ba? Ito yung large, ito yung medium. So, pareha sila, single contact, no? Let's say 12 volts or 24 volts, ganun pa rin, no? So, saan naman ito ginagamit guys? Ito ay ginagamit sa side lamp din or sa pwede rin gamitin sa signal light, no? Para yung lens ng iyong signal light, no? Or hindi siya matutunaw kasi kapag malapit ang bulb doon sa plastic na lens ng iyong sasakyan, posibleng mainit kasi di matutunaw yung ano. Yun ang purpose nitong medium guys, no? At saka mababa din ang wattage nito kaysa dito, di ba? No, kapag malaki yung bulb, mas malaki kunti yung wattage niya, di ba? Okay, so ganun 'yun. So mayroon siyang 12 volts at 24 volts din. Okay. So nakadepende 'yan kung saan ikakabit. Pwede mo ikabit doon sa backup light kapag pag yung itong malaki nakadikit na doon sa lens, palitan mo ng medium size para lumayo siya at hindi matutunaw yung lens ng iyong tea light or sa clearance lamp mo, no? Lalo na pag salamin, kung dumikit to doon sa babasagin guys, posibleng mag-crack yung takip ng iyong clearance light or sa tea light, okay? Dahil mainit siya. Okay, kapag yung glass type na mga takip ng iyong clearance lamp or sa tea light, okay? So yun guys, ang next kong i-share sa inyo, bulb pa rin. So, sa ngayong araw na to, sa live na to, is auto bulb yung i-share ko sa inyo. At least, mayroon kayong matutunan sa live na ito, no? So, ang tips dun guys, huwag mo ikabit yung 12 volts sa 24 volts na sasakyan. Okay? So, at saka, baka hindi nakaalam, bakit 24? Bakit 12, no? Ganun. Mayroong ganun. Mayroong 12 volts at saka 24 volts. Ang 12 volts, guys, is isang baterya lang siya. Kahit gaano ba kalaki, gaano pa kalaki yung battery, basta't isang piraso lang, 12 volts lang yan. So, hindi mo matatawag na 24 volts yan kasi malaki, no? So, hindi mo matatawag yun. Matatawag mo lang na 24 volts kapag ang baterya ninyong sasakyan is dalawang piraso, no? Dalawang piraso na baterya. So, magkatabi sila. So, series ba tawag doon? Nilalagyan ng battery cable, no? Para magiging 24 volts siya. Yan, guys. Okay. So, ang next bulb is, ipapakita ko sa inyo, yung T20, guys. T20 na auto bulb. So, T20, so ibang klase naman siya, with type yung isa, salpak lang na wala siyang holder, no? So, ito yung mga ginagamit sa mga bagong sasakyan ngayon,
yung mga, kaya ang alam ko yung high east ganito na yung mga high east grandia guys, ito yung mga auto bulb na ginagamit nila ngayon, no, ridge bulb, no, bios din, may gumagamit din ito na bios na auto. Ito yung medyo sa mga bago-bagong sasakyan guys, kasi dati wala naman tong lumabas na ito, yung mga lumang modelo guys, wala masyadong sa Manila, hindi ko na try na mayroong bumili namin ito. Ngayon lang to, sumini sa mga 2000, I think ano guys, 2010 pataas siguro yung mga auto bulb na to na lumalabas, kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi ko nga napansin to dati. Way back 1997 ako sa auto parts, wala pa tong labas na ganito na auto bulb dati. Mayroon yung maliliit lang, yung pang ano lang talaga, yung clearance light, so which is yung ipapakita ko rin sa inyo. Pero ito guys is a tea light or sa signal light pa rin to ginagamit, or sa backup light ng mga iba't ibang sasakyan ngayon na medyo may mabago-bago na modelo guys, no. So ito guys ay T20 double contact. So malalaman mo guys ka double contact kasi bibilangin mo yung wire dito, kasi nakalabas lang yung auto wire guys, oh. Ay, yung wire niya, yung pinaka-contact niya guys, ito itutuwid natin. Yan. So bali kapag double contact guys, apat na ganito yung ano guys, which is I think yung isa nito is ground, no? Ground. Yun lang naman, hindi ko ground yung isa para mapailaw yung bawat ano nila, no. So bibilangin mo, so apat sila lahat guys, no, pero double contact siya. Pero yung contact niya dito sa ilalim is apat, kasi nga ground yung isa, isa sa high, isa sa low, di ba? So yan, double contact, oh, kung makikita mo diyan sa loob, oh, dalawa. So ito yung ginagamit sa brake light, no, brake light ng mga high is ngayon or sa bios ba. So marami nang gumamit ito na medyo makabagong modelo guys, no, medyo bago-bagong modelo, no. Dati hindi ko to nakikita noong way back 1997 nag-start ako sa auto parts, so wala pa tong ganitong mga bulb, meron yung maliit. So at the same time guys, ano, mayroon siyang 12 volts, mayroon ding 24 volts, no. So again, hindi mo pwedeng ikabit yung 12 volts sa 24 volts kasi mapupundi siya, no, mapupundi siya. In short, hindi na siya gumagana, na short na siya, no. Pero whereas kung ang 24 volts ikabit mo sa 12 volts, pwede siya. Pero ang disadvantage guys is mahina yung ilaw ng iyong sasakyan. Okay. So sana nakuha niyo na. So mayroon din siyang single contact guys, which is ang part number niya guys is ano, T20 pa rin but single contact siya. So ibig sabihin dalawa lang yung parang paa dito sa ano. Basta ganitong style guys, kailangan apat yung contact niya sa ano, kasi ito yung tatama doon sa ground at sa kalayb niya. Kaya siya iilaw, di ba? Kasi sa isang may positive negative 'yun. Kaya apat siya sa ganitong bulb, kasi isaksak mo lang doon sa sakit, di ba? Okay? So sana naintindihan niyo na. Then yung isa guys is mayroon siyang single contact, ganun pa rin. Meron din siyang 24 at 12 volts. So again, hindi pwedeng ikabit ang 12 volts sa 24 volts kasi masasayang lang yung pera mo. Wasak agad. hindi naman mawawasak guys. Kung hindi, napupundi siya. Hindi na siya iilaw, no? So mag-short na siya. Hindi kagaya sa 24 volts, pwede mo ikabit sa 12 volts kasi hindi naman yung ma-short dahil ang kuryente na pumapasok is 12 volts lang. Okay? So hindi siya mapupunder, pero mahina lang yung ilaw niya. Okay? So yun. May natutunan ba kayo guys? Hindi ba nasasayang yung time nyo? Ah, okay. So, welcome sa aking bahay, sa mga manonood ng video na to. At least mayroon kayong natutunan. No, ang next kong i-share sa inyo guys is yung ridge bulb na maliit guys, which is ginagamit na to noon pa. Yung parehas ng itsura sa pinakita ko ngayon na T20 guys, pero maliit siya guys. Ito ay marami nang gumagamit nito. Ganito kalaki. Yung lumang modelo guys, gumagamit na rin ito dati pa. So nakikita ko na to, 'di ba? So
ito naman guys, wala siyang ano, wala siyang double, single lang talaga siya. Nilalagay siya sa clearance light or sa signal light, okay, sa parking light yun. Ito yung ginagamit nun. So which yung iba guys, doon naman sa panel board, no, sa panel board nilalagay. Mayroon din tong maliit guys, ang part number nito guys is 15812 volts. So sa ano naman is 15824 volts. So same lang sila ng part number, pero mayroon siyang voltaheng nakalagay. May nakasulat din dito sa lens niya guys, kaso hindi niyo makikita kasi maliit nga. May nakasulat din sa lens niya na 12 volts siya. Kung 24 naman guys, may nakasulat din dito sa lens na 24 volts. Saan to ginagamit? Again, sa mga clearance light, no, sa parking light yun. Mayong buntag, Megs Labugay, no. So good morning sa iyo, Megs. Kape tayo, Megs, pero tapos na akong magkape. Ay, salamat Megs, kape tayo, Megs, no. Megs Labugay TV, maraming salamat sa iyo. Kumusta na kaya ang ating idol Maninoy White? Nag-conditioning pa yon kasi nag BIR na. Woo! Yung gusto makakalam yung meaning ng BIR, pakipiin lang. Okay, so yon. Again guys, mayroon tong 24 at saka 12 volts. So again, hindi mo pwede ikabit yung 12 volts sa 24 volts. Yon, kasi mapupundi ang 12 volts pag ikabit mo sa 24 volts. Then, yung 24 volts guys, pwede may ikabit sa 12 volts, pero ang disadvantage is mahina yung ilaw niya. Okay, so ganun lang yon. Okay, so which bulb yun? 158, 12 volts, ay yung pinapakita ko. Mayroon din yung 24 volts. Yung pinakamaliit naman guys, ang part number nun is 156, no? 156, which bulb, which is mayroon ding 12 volts at saka 24 volts. Again, huwag mo ikabit yung 12 volts sa 24 volts. Paulit-ulit. At least mayroon kayong natutunan. So, ang next kong i-share sa inyo guys, yung halogen bulb kung tawagin. Okay. Okay. So, ang halogen bulb, mayroon din siyang 12 volts at saka 24 volts. Simple naman. No? So, papakita ko sa inyo ang It's One guys. It's One halogen bulb. So, ginagamit to sa mga paglight, no? Kung makikita mo yung bilog na ganun din, malakas yung ilaw, ito yung ginagamit nila. Dalawang klase to guys. Mayroong It's One at saka It's Three. Anong kaibahan nila? Yung It's One guys is walang wire. Walang wire siya, no? Ganito lang siya. Yun. Yan ang It's One, no? It's One, yun. It's One 12 volts, mayroon din siyang It's One 24 volts, no? So again, huwag mong ikabit ang 12 volts sa 24 volts kasi mapupundi siya, no? Magsushort kasi, 'di ba? So hindi pwedeng ikabit ang 12 volts sa 24 volts. No, at saka yung 24 volts, guys, pwede mo ikabit pero mahina yung ilaw, yun. Hindi siya mapupundi agad. Halimbawa, sa motorcycle, no, meron kasing 12 volts o saka 24 volts. Yung iba kasi, nirerekta nila kapag nakarevolusyon yung motor nila, lumalakas yung ilaw. So kung 12 volts yung motor nila, lalagyan lang 12 volts din na nakarekta, so madaling mapundi yung bumbilya niya, yung bulb nila, no? Kung 24 volts yung ilalagay niya, di nakarikta yung ano niya, sasabay doon sa accelerator, lalakas yung ilaw, matagal mapundi yun. Kasi 24 volts yung kinabit nila. So yan, mayroon ding kabutihan, may dulot yung 24 volts, no, doon sa mga rikta-rikta na yung kagaya ng motorcycle na irerikta na lang, nakasabay sa pag-andar ng kanilang makina. So matagal yung mapundi kapag ang 24 volts ang ikabit doon sa 12 volts na motorcycle na nakarikta yung habang nagre-rev siya, lumalakas yung ilaw kasi nakadepende yon sa accelerator. Pag accelerate ganun, lalakas yung ilaw nila. Okay? So, again guys, It's One halogen bulb. Ganito yung itsura, no? Yun! Okay, mayroon siyang 24 at 12 volts. So, anong kaibahan sa H3 guys?
Tika, kuha man ako ng H3. Shout out again kay Migs Labugay. Migs Labugay. Tapos na ako magkape, Migs. So, maraming salamat. Kape at almusal na anim na panisal, no? Yun. Mayroon din akong tips pala, guys, no? Mayroon din akong tips sa inyo. Anong tips ko dito? Lalo na sa halogen bulb, guys. Ito yung H3 pala, guys. Kung nakikita mo yung H1 kanina, di ba walang ganito? Yun. Walang ganito siya, guys. Di ba? Itong wire na to is sa live to, sa live siya. Kaya iilaw yung sasakyan. Ito naman, naka-body ground siya. Mayroong screw dito, no? So, ibig sabihin, body ground. Pag ilagay to doon sa live, iilaw to. No? So, which is ito ay 12 volts. Again, meron din siyang 24 volts. No? So, ang tips ko sa inyo, guys, kapag halogen bulb, alam na to sa mga kagaya laman ni Noy White, nila Labugay TV, kasi laging nakasama kay Idol Ninoy, no, kay sila, ano, Pikachu, alam na nila to. Lahat ng mga mekaniko at merong mga electrician, siyempre, electrician number one, alam nila to, dahil yun ang linya nila, guys, no. At least ngayon, mayroon kayong nalalaman galing sa akin, no, sa Parts Man, sa Spare Parts TV, no, di ba? So, ito, guys, yung salamin na to, bawal mo siyang hawakan kasi isa sa dahilan na madaling mapundi ang iyong utubag kasi sensitive to kapag halogen bulb, guys. Dati kasi, mayroon ngang, titingnan ko, may naka-X dyan sa carton nila dati. Yun, ayun, kung makikita mo to, guys, ito. Yan sa carton na yan. Bawal mong hawakan yung salamin. Bawal kasi sensitive yan. Yung iba kasi, pag nagkakabit nito, ito yung hinahawakan. So, bawal yun. Iwasan yung hawakan yung salamin, guys, para tumatagal yung halogen bulb ninyo. Okay, kasi yung iba kasi, akala nila pwede lang hawakan yung salamin. Pero which is bawal. Pwede naman, kaso lang, yung fingerprint mo, mag-ano dito sa salamin na to, at yun ang dahilan na madaling mapundi ang iyong halogen bulb. So, bawal talaga hawakan. Lahat ng halogen bulb, bawal hawakan yung salamin na portion, di ba? So, yun. Kung ayaw naman maniwala, okay naman. Pero tips ko lang sa inyo, guys. At least ngayong araw na to, meron kayong natutunan. Again, guys, meron din siyang 24 volts. Same ang part number. H3, no? Meron siyang 24 volts. So, again, hindi mo pwede ilagay doon sa ito 12 volts, hindi pwedeng ilagay doon sa 24 volts. Whereas ang 24 volts, guys, pwede mo ilagay sa 12 volts, kaso lang mahina yung ilaw. Okay. So, mayroon na bang natutunan? Thumbs pa-like naman, 'di ba? So, Migs Labugay, maraming salamat at saka sa 2 million views, shout out. Alam ko marami ring manonood dito mamaya yung mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. 1,120 na po tayo subscribers. So maraming salamat at tumataas talaga yung subscribers ko. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa akin, guys, no. So alam ko nag-subscribe kayo dahil mayroon kayong natutunan sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat, no. So yun. So ang next kong ipapakita sa inyo, guys, ano ko muna yung H1 at saka H3, guys, kung ano itsura, baka mayroon hindi nakakita. Yun, tabi ko muna, guys. Again, itong H1, guys, kung makikita mo, wala siyang wire, no? Itong H3, guys, meron siyang wire. Ito yung live, no? So, ito naman H1, ikabit agad yung live socket dito. Dito, body ground pa rin. Yun, so dalawang klase ang halogen bulb sa mga fog lights, no? Pero marami na rin lumalabas ngayon, guys, na mga bago. Ito yung mga makalumang style dati. So, way back 1997, nag-start ako sa auto parts. Ito, nakikita ko na talaga to. Whereas yung ibang halogen bulb ngayon, guys, ay wala, hindi ko nakikita noon. Sa mga latest model na yung mga bago ngayon. So, hindi ko pa i-share sa inyo kasi marami na, masyadong matagal, no? So, ang ating live ngayon, guys, is hanggang 7:30 lang po tayo kasi maghanda pa tayo, maliligo tayo at mabukas ng tindahan. So, yun. Nakikita nyo na yung kaibahan. So,
sa next video, sa next live ko naman, i-share sa inyo yung ibang klaseng bulb. So, ibang uri ng bulb. Okay? So, pag alam ko anong sasakyan na gumagamit, so, sasabihin ko rin sa inyo guys. So, ang last, no? Ang last na auto bulb na i-share ko sa inyo, yung makalumang headlight bulb pa rin, no? So, which is yung H4. So, H4 siya guys. Wala kasi akong sample ngayon sa 45T guys, no? So, at least meron kayong malaman, no? So, itong halogen bulb na to guys, ito yung, kung makikita nyo, H4 yung nakasulat, no? Okay? So, malaki siya guys, sa headlight to ginagamit. Yan. So, ito yung ganyang itsura guys. Yan. Mayroon siyang tenga guys, no? Mayroon siyang tenga ang tawag namin dito. So, itong tenga to, ang purpose nito, ito yung papasok doon sa guide niya, no? May guide kasi yon. Pagpasok mo, tapos ikutin mo para hindi siya lalabas, no? Mayroon kasi yung, hindi. Sorry guys. Mayroon siyang guide doon na kanal doon sa headlight housing niya, no? Pagpasok mo doon, kailangan nakatapat to sa mga uka doon. Sa mga guide. Pag salpak mo ng ganun, so hindi na siya magalaw-galaw kasi mayroon, nakaano lang yun. Talagang kasyang-kasya lang to. So steady lang yung auto halogen bulb mo, headlight bulb mo, naka-steady lang doon kasi dahil dito. No? So, mayroon namang lock dito sa gilid, dito sa likod, may lock yan. Tapos i-clip doon sa housing, doon sa ano, mayroon pinaka-lock din. So hindi siya gagalaw gaganon kasi naka-ano siya doon sa guide niya. No? Nakapasok siya. Okay, so ito guys is 12 volts. Again, mayroon din siyang 24 volts guys. Ito ay may iba't ibang wattage guys. So, ang pinaka standard talaga na watts na ginagamit is yung 6055 watts. So, itong sample ko ngayon guys is 130 over 90 watts. Ang ibig sabihin, yung low niya guys is, yung high niya is 130 watts. So, ibig sabihin, maliwanag talaga yon. So, ang low niya guys is 90 watts, no? So, yun. So, dalawang klase ito guys. Ito ay tinatawag na 43T kasi may tinga siya. Kapag bilog lang na walang tinga dito, wala to, is yun ay tinatawag na 45T. But, madalang lang ang gumagamit nun guys, no? Sa mga 12 volts karamihan, meron siyang tinga talaga, H4. Sa mga lumang sasakyan to guys, ha? Sa mga bago kasi ngayon, iba na yung mga auto bulb nila, yung mga halogen type na, no? So, yun. Again guys, meron siyang 24 volts at saka 12 volts. Bawal hawakan dito guys, sa ang tips ko sa inyo, kapag halogen type guys, bawal talagang hawakan yung pinaka lens niya guys. Kung magkabit kayo, so dito kayo hawak silalim, ganun. Pasok nyo doon. Wag yung maghawak dito or magtingin kayo ng auto bulb. So, sa hawakan nyo dito, bawal yun. Kami, pag may bumibili, sinasabihan namin na, sir, wag mong hawakan yung portion na to. Kasi, ma-sensitive yung halogen bulb. Okay? So, hindi, again guys, hindi pwedeng ang 12 volts ikabit mo sa 24 volts dahil napupunder siya agad, no? Kasi malakas yung boltahe ng 24 volts. Kapag kabitan mo ng 12 volts, magsa-short siya, mapupundi siya. In short, hindi mo na siya magagamit. No? Whereas kung 24 volts ang ikabit mo sa 12 volts, pwede naman siya. Kaso nga again, is mahina siya. No? Mahina yung ilaw. Pero matagal siya mapundi. Pero mahina naman yung ilaw mo. Okay? So, ang oras na natitira natin guys is 7:22. Again, i-shout out ko muna si Kalaw Bistak ng Maynila, no? Pakipalo ang kanyang YouTube channel, Labugay TV, Idol Manolito Rehino, maraming salamat Idol sa pag-comment at pagsubaybay ng aking munting channel. So lalo na kay Idol Maninoy White, kahit wala saya sa aking bahay ngayon kasi busy yon. Lahat na mga team money, alam ko makapanood din sila later. So maraming salamat sa inyo. Shout out kay Kusina ni Nanay Corazon. Kusina ni Corazon. Yun, si Nanay Corazon, shout out. Shout out girls, Carla. Si Liado Picatsu, shout out.
si Just Works TV, may in-upload siya no sa BIOS. So shout out sa iyo idol, congrats at muni na kayo. So shout out to Yado Moto Vlogs no. So ilang minutes na lang guys kasi maliligo pa tayo at trabaho na naman tayo guys. Sa mga idol ko diyan, so minsan guys hindi ako makakapanood ng inyong mga na-upload kasi minsan alam mo na busy tayo pag nagpapatakbo ng negosyo. Marami kang anong tawag doon? Binabantayan. Okay, hindi lang is kasi mayroon pa kaming shop sa likod sa gilid namin. So yun. So maraming salamat again guys sa inyong lahat no. So sa mga idol natin, sa mga lahat ng mga YouTubers. So sa lahat ng mga small YouTubers kagaya ko no. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Ang importante ay makapagbigay tayo ng ating kaalaman o makapag-share ng ating kaalaman sa ating kapwa no, so na alam natin na magagamit din nila no. Kasi wala namang ano, maganda naman 'yun kapag mayroon kasing interesado guys, 'di ba? Mayroon kasing interesado na matuto, so pwede nilang subaybayan ang ating munting channel. So shout out again kay Mix Labugay TV. 'Yun, shout out sa 2 million views. Shout out. So maraming salamat. So ilang minutes na lang guys. Ano pa bang i-share ko sa inyo? Ayun, hindi ko pala to maano guys. Hindi ko to siya ma-share sa vlog no. Ito. Papakita ko rin sa inyo guys yung universal pulley no. Universal aircon pulley guys ito. Kasi hindi naman to maisama sa isang vlogs. Ito guys, mayroon siyang dalawang klase. At least malalaman nyo. Kunin ko muna. Yun. Ito ay tinatawag na aircon pulley guys. Aircon pulley. Yan, ang kanyang part number is ECP-001. So ano itsura niya? Ganito yung itsura niya. No, mayroon siyang adapter. May kasama siyang adapter ito. Yon, ito yung universal aircon pulley, no? Pwede mo siyang kapag magkabit ka ng aircon, bibili kayo nito. No, depende na sa mag-combinar, no? So ganito guys, dito ilalagay yung fan belt. Pag nag-a-adjust ka dito ka mag-adjust para umigpit, muluwag, yun. Dito yun. So, aircon pulley, universal aircon pulley ang tawag nito. So, oy, good morning Idol Manolito Regino. Maraming salamat sa comment mo sa aking unboxing kagabi. So, maraming salamat. At suot ko ngayon sa live na to ang aking Idol Sword na t-shirt, no? Okay, isa sa idol natin sa hinangaan natin YouTube vloggers, no? Si Idol Chopper Sniper. So, yun. Ang isa guys is ECP-002. ECP-002 ang part number niya. Anong kaibahan sa ECP-001? Ang ECP-001 guys is walang kasamang adapter, no? Yung bolt walang kasama. Ito meron. Yun. Ay wala, walang kasama ECP-002. Aircon, universal aircon pulley, no? Yan. So, pag nasisira to guys, take note, pwede itong palitan kasi mayroon siyang lock. Kapag hindi masisira dito, pwedeng bearing mo lang ang papalitan. So, bibili ka ng bearing, tatanggalin mo yung lock na to. Alam nila, Idol Maninay White ito. Yun. Ang kanyang bearing is 6301. Whereas yung 001 guys, ang kanyang bearing is 6203, yung may kasamang bolt at saka adapter. Yun. Okay, so mayroon din yung 4PK type guys, pero wala akong stock ngayon, no. So ECP-003 yata yun kung hindi ako nagkakamali. So malapit na tayo, last 2 minutes na lang guys. So maraming salamat kay Idol Manolito again. Good morning. Ganda idol.
Ganda, idol, ganda. Tagal ko nang gustong bilhin to, idol. Noon pa yung parang wala pa yatang lockdown yun eh. Doon kasi sumisikat si Idol Zapper no, kapanahonan ng lockdown talaga. Doon siya bumurusok yung kanyang YouTube channel. Sinusubaybayan ko lagi yun kasi wala kaming pasok noon. 1 month, wala kaming trabaho, walang sweldo, no. Grabe, grabe ang hirap ng ECQ na yun. Wala, daming napiktuhan. Kahit nga, buti-buti na ngayon guys, kasi hindi na masyado mahigpit, no, ang ating gobyerno. So, makakapagtrabaho na rin tayo. So, paki-follow nyo si Idol Manolito Rehino sa kanyang YouTube channel guys. Okay, so malapit na tayong matapos. Paki-subscribe na rin sa mga idol natin dyan. Nandito ngayon sa ating bahay, sa ating live. So, maraming salamat sa inyo mga idol, no? Lahat ng team manager dyan sa Bakulod. Shout out again sa aking utol na si Bisdak. Kalaw Bisdak sa Manila. Yun ang kanyang YouTube channel. Yun ay kapatid ko guys. At nandun nagtatrabaho sa St. Peter Paul Clinic. Shout out dyan sa Malati, no? Sa Malati. So, at nagiging amo ko rin yung tinatrabahoan niya dati. Ako yung nagpapasok sa kanya doon. Hanggang ngayon, hindi siya umaalis talaga. Mula nung umpisa hanggang ngayon, ilang taon na. So, siya nung pinagkatiwalaan ng aming, ng dating amo ko. No? So, yun. So, maraming salamat din. Sana suportahan nyo rin ang aking kapatid na si Kalaw Bisdak sa Manila. Kalaw Bisdak sa Manila ang kanyang YouTube channel guys. So sana suportahan nyo rin, no? So dol, ang semi synthetic na oil pila ka km before mag-change oil? Idol, yung semi synthetic idol, ano lang, pwede mo yung gawing 7,000, pero 7,000 pwede na, 50 yung makina mo, pero yun talaga is dapat semi synthetic. Mura lang naman kasi 5,000 lang, mas madali kang mag-change oil, mas safety yung makina mo, idol, no? At least kung makalimutan mo, safety pa rin yung makina mo. Kasi para sa akin, yung mga semi-synthetic is 7,000 lang talaga yan. Pinakamataas na yan, idol, Ninoy. Ay, idol, Manolito. Pero yung iba, idol, mayroon kaming company na suki namin, hindi ko lang i-mention. Yung Dilogold nga, multi-grid lang yun, ginagamit na lang hanggang 10,000, pero hindi yun maganda para sa akin. Sa kanila naman yun. Pero sa kanila din yung ano. Eh, mga ibang ahente, sabihin, multi-grid lang. Sinasabi nila, 10,000 to. Hindi ako convinced sa mga ganun guys. Kung may pira naman, kasi nakakabili nga ng sasakyan, bakit lang yan? Tipirin yung oil. Eh, yan yung pinakadugo ng makina natin. No? Yun ang importante. Mas maaga mong i-change oil, mas safety yung makina mo. Diba? So tatagal yun. Kaysa ubusin mo talaga yung ano. Yun. Okay idol, salamat. 5K in lang. Salamat idol. Okay idol, mas safe yung makina natin kapag 5,000 kilometers pala idol bago ka mag-change oil ulit. Pag fully synthetic idol, yan i-advise ko sa iyo 10,000. Kasi fully synthetic talaga, manipis yun at saka itim na yun. Matagal sunugin yun kahit itim na yung itsura. Hindi naman, again guys, may tip ako sa inyo. Hindi naman pwedeng basihan mo yung kulay ng oil mo kasi mayroong maitim pero yung viscosity niya guys nandiyan pa rin. Dapat may tester tayo na mga ganyan kasi wala din kasi tayong tester eh. No, so yun ang nalalaman ko sa okay lang yung maitim yung oil mo kasi natural ginagamit yun pero ang viscosity niya guys nandiyan pa rin sa oil mo. So sundin na lang natin yung ano. Para sa akin kasi guys, yung semi-synthetic at saka multi-grade guys, 5,000 lang talaga mas safety yung makina mo. Depende din yun sa inyo guys, kung sa akin lang naman yun eh. Akin lang naman yun. Yung ina-advise ko talaga nga mag 10,000 kayo, yung fully synthetic. No? So ang time natin idol is, okay, so hanggang 7:35, magpapaalam na tayo idol kasi maliligo na ako idol, so mag time in pa naman yung mga kasamahan ko, so baka malit sila, ako yung dahilan. Okay,
ini brandol mga ma-recommend nimo wala man top 100 lisod man pangitaon. Multicab Idol, pwede na yung habulin 2050, no? Pwede rin yung Helix o ano ba yun? Basta 2050 sa akin, 2050 yung ginagamit namin. So, okay, so once again, this is Nestor Guden. Magpapaalam na ko sa inyo. Maraming salamat sa bumisita ng aking live. So, God bless you, Idol Manalito Rehino. So, yun, Idol, maraming salamat sa iyong pagtatanong, no? Maraming salamat na lagi kang nakasubaybay sa akin. Guys, paki sa lahat ng mga subscribers ko, pakisuportahan na lang natin si Idol Manolito Rino, guys. So, bisitahin niyo yung kanyang YouTube channel. So, okay, so maraming salamat at mag-exit na ako. Once again, this is Nestor Guden ang nagsasabing, iba ka pag may alam. God bless ting lahat. Bye-bye.